So, ayan po. Mag-open po tayo ngayon ng parcel na binili ko sa Shopee. So, ito po ay mga beads. For that, gives it po tayo alcohol. So, galing po ako sa sakit. So, mas lalong kailangan mag-ingat. Ayan. Ito po yung mga in order ko. Ito ay needle. Now, let's open this. Ganito siya. Di pa ako nakakagamit ito noon eh. Pero ito, try ko ito. Subukan ko kung ganda ba ito may ganito. So, next, mga beads. Ito ay glass seed beads na size 3mm. So, I have black and white. Kasi more on ganito yung mga malimit ipinapagawa. Then, ito naman po ay para siyang crystal type na glass seed beads din. 3mm din yung size. Maganda ito. Kasi yung kulay niya parang nasa loob lang para siyang crystal. And this one is pearl round na 3mm. Ito naman po ay Clasp Crimps Bead Ball Chain Connector. Bumili ako ng dalawang kulay, so silver and gold. Ito yung inilalagay muna natin dun sa nylon. Pagkabuhol mo ng nylon, lulusot mo yan. May butas yan sa pinakadulo. Yan, sa gitna, I mean. Yan. Tapos pagkabuhol mo, ilalak mo na yung connector na to gamit ang mga pliers. So, yan. I have two different color, gold and silver. And then next, meron din ako nito glasses chain non-slip rubber ring para sa sunglasses and loop connector siya. Ayan. Kailangan may ganito kapag gumawa ka ng lanyard na para sa mga sunglasses. Next, itong mga nylon. I have this stretchable one. Ito mga bracelet na hindi mo na kailangan ng mga lobster lock or clasp. Then, meron din akong non-stretchable. Ang size po nito ay 0.50mm para to sa mga maliliit na beads. Then, I have this 37 meters na 7.70mm naman po. May kumakalaki to. Kasi naman po yung mga 4mm na yan, ito yon, mga 4mm na glass seed beads. Yun yan lang if gusto mong gumawa ng mga flower out of this, hindi mo siya magamit kasi medyo hindi na siya lulusot ng pangalawang beses sa mga beads. Ayan, dito 3mm to. Ayan. Then next, I have this medyo maliit lang, 2mm na glass beads. Ayan. And then, meron din ako nitong 6mm faceted acrylic beads. Iba-iba din yung color niya. So, pwede itong pang-design or pwede ito na rin mismo yung gamitin pag gagawa ka ng lanyard. Medyo malalaki po yan. Yan din yung mga ginagamit for bracelet. Or yung mga rosary bracelet. Then, meron ako na itong mga pearl. Coated pearl na 6mm at 4mm ang sizes. So, pag binili po yan, nakaganyan yan. Ito, nakakwintas siya. Ayan, marami ako niyan. So, pwede rin siyang, ito na mismo yung gawing lanyard or pwede lang pang design sa mga nag-request. Then, I have this beads din na pastel ang color. Pang design ko lang na konti lang ginawa ko. Then, ditong rose na pastel din ang color. So, ito naman mga letter beads. Yung mga nag-request na personalized heart and round shape siya. And then, ito naman pong mga jump ring. Meron din akong iba't ibang size ng jump ring. Depende po sa laki at nipis niya. Ayan. May silver and may gold, saka may bronze din. Ayan, meron po ako niya. And then, ito yung mga lobster lock. Meron akong bronze, gold. Ito namang isa ay
buckle clip snap siya. Na silver ang kulay. Stainless steel siya. Ayan po. Ayan, ganyan siya. So, binipindot lang. Ayan. And then, ito yung mga lobster lock nga na gold. 16mm yung size nito. Ayan. Tapos, itong isa naman ay 12mm. Ayan. So, ito yung bronze na 12mm ang size. Mas malaki yung gold ko. And then, meron ako nitong spacer beads na size 3mm. Silver and gold na binili ko for this one. Ayan. Then, next, syempre, kailangan natin ng mga pliers. Meron akong round and itong flat nose na pwede rin cutter. Then, scissor. Kailangan natin yan. And then, medida or ruler na pang sukat. Ayan. Ito yung mga ginagamit ko. Or mga needed natin as much as possible paggawa tayo ng lanyard. Thank you for watching.